Balikan natin ang Aman Investment Scam. Maring itinanggi ng talkalde ng lungsod ng Pagadian, si Samuel Co. Ang aligasyong sangkot siya sa operasyon ng Aman Futures Group. Ang giit niya, mismo siya, naloko din. Nakatutok si Claire Delphine. Nadadawit na rin maging si Mayor Samuel Co. ng Pagadian City sa kontrobersyang dulot ng sinasabing pinakamalaking investment scam sa Pilipinas na kinasasangkutan ng Aman Futures Group Philippines. Ang lungsod ng Pagadian kasi ang sentro ng operasyon ng Aman Futures, pero giit niya, maging siya ay biktima ng Aman. But what if makasustain yung operation ni Aman from that period hanggang election time? May gamit din tayo sa Pilipinas. Just in case lang, sabihin natin. Mm-hmm. What if umabot ng 8 months to, di ba? What if umabot ito ng 15 months? Di hanggang election na. Yung pera nila, billion na. Sa'yo, 5 billion pa rin. So, sa amin, as a politician, facing the election, sumugal ka na. Nahiimok daw siyang mag-invest ng 5 milyong piso at hindi na niya nabawi maski ang puhunan man lang. Sabi ni Mayor Co, naengganyo siyang mamumuhunan dahil narinig niyang marami ng opisyal ng gobyerno ang namuhunan at kumita na rin. Ito ang dahilan kung bakit maraming anggulo sa Aman Investment Scam ang gustong paimbestigahan ni DILG Secretary Mar Rojas. Isa rito, baka raw nagamit ang pondo ng gobyerno. Makikita naman niya kung nawala yung pera sa bank account eh. Diba? Iniimbestigahan ito ngayon, sisiguraduhin natin na nasa tama yung records ng mga LGUs na ito. Pero ayon kay Mayor Co, sarili niyang pera ang pinuhunan niya. Itinanggi din niya ang pahayag ng sumukong si Donna Coyme na sinasabing financial manager ng Aman Futures. Sabi ni Coyme, 30 million pesos ang puhunan ni Mayor Co na isa rin daw sa nanghimok na mamumuhunan sa Aman Futures Group. Si Mayor Co pa raw ang nagpamigay ng mga tsekeng tumalbog. Itinanggi ito ng alkalde. Malayo sa katotohanan niya, no? Because I am never part of the operation. I was never part of the operation. Hindi raw niya personal na kilala si Coyme kaya nagulat siya nang bigla itong dumating sa kanyang opisina isang linggo matapos magsara ang operasyon ng Aman sa lugar. Dala raw ni Coyme ang mga post-dated check para sa ilang investor at nakiusap na ang City Hall na ang mag-distribute. Hindi na nila mag-distribute doon because they're afraid. They're afraid na ang dami ng tao nagsingil, konti lang yung check eh. Kung wala yung pangalan niya, magagalit eh. Ipinakita ni Co ang mga dokumentong hawak niya na magpapatunay daw na di niya tinulugan at hinayaan ang scam na ito. Kabilang dito ang sulat niya sa sangguniang panglungsod ng Pagadian noong Hunyo na humihiling na maimbestigahan ang operasyon ng Aman Futures. Sumulat din siya sa NBI nitong Oktubre na magsagawa rin ng investigasyon. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras.